Those for the asking for the Excel sheet, nando sa Google Drive nyo. I think I already sent you the link. Yung volume 1 ng Google Drive natin. Nandun lahat yon, even other books. Check nyo na lang. Yung answer sheet nyo, that is for ano, at least 500 items. I think. Para hindi na kayo mag-number, i-print out nyo lang yun. Okay. So last time we have talked about Title 1, the crimes against the national security and laws of the nation. For an update now, you read the news. The Russia and Ukraine is at war now. Putin declared military operation in Ukraine. Nagkaagulo pati yung United Nations Council natin. Anyways, tignan nyo na lang yun. Maganda yun. No? Okay. So, we will go forward with Title 2. Your Title 2 is the most fertile ground, breeding ground ng board exam nyo. Dito pinakamaraming tinatanong. That's why I'm asking nyo kagabi kung gusto nyo, buti ayaw nyo. Okay lang. Wala namang problema. So, Title 2, as we introduced it last time, your Title 2 is again, this is the violation of your Bill of Rights, the Article 3 of the 1987 Constitution. In the Article 3 of the 1987 Constitution, there is what you called as the fundamental rights of every person, which is the right to life, liberty, and property. Oh, as stated in your article. Trans, kindly turn off your mic. Okay. As stated under Section 1 of your Article 3, tanda nyo ito, ito yung pinaka-fundamental right. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Together with no person shall be denied the equal protection of law. However, the second sentence there is somehow not related on your Title 2, but the most, yung ano tanda nyo, yung pinakakailangan is yung the right to life, liberty, and property. Oh, there is a word there that the due process, once we say the due process, it is the law that here before it condemns. So everything na gagawin ng government natin before they deprive a life, a liberty, and property of every person, kailangan may due process. To set an example, if you're going to be asked on your board exam, could the police officer arrest a person? You answer, no. The general rule is a person cannot be arrested. The thing you've studied in Rule 113, Section 5, Paragraph A, B, and C, referring to the warrantless arrest, is an exemption. However, remember this one, ha? Hindi ko malimutan to, is People versus Ramos, eh. Stated there that a person cannot be arrested as a general rule. Okay? General rule yun. Exemption yung 113 nyo, if you're asking. Now, in the provision of your Title 2, we are referring to Article 124, 125, and 126, which is called, in generic, it is called as arbitrary detention. However, there are different titles. However, it is generally called as arbitrary detention. That is what you... That is a case that could be filed if a person will be deprived of liberty without the due process of law. O liberty, pinag-uusapan doon. The next one is on your Article 127 to 130 will refer to your right under provided under your property together with Section 1 and Section 2 of your Article 3, the right of the person to be secured on their persons, houses, papers, and effects against unreasonable search and seizure. Meaning, as a general rule also, a person cannot be searched. Same thing. However, it is provided under your, as an exemption, it is provided under Rule 126, I think, yes, or Rule 126 about search and seizure. There are a lot of exemptions. I will, later on, I will introduce it to you. Then, 131, 131 nyo to 133 is just talking about the freedom to religion.
and together with your freedom to association, to form unions, to redress the grievances against the government. Oh, right kasi yan eh. Pwede talagang mag-redress ng grievances yung mga tao. Under 131 to 133, referring to freedom of union and religion. So if you will just notice, o tandaan nyo ha, kasi I've seen a question, kaya in-introduce ko sa inyo, that Title 2 is a mere violation of the Bill of Rights. Oh, what's the very purpose of your Bill of Rights? Kasi sometimes there are oppression made by the government, especially the public officers. So there is a need for protection of our citizens. Kasi they were given the authority. Of course, it could be subjected to an oppression, meaning na-abuse yung authority. So it will require a different provision of crimes under Title 2. Unlike, syempre, pag ikaw nagditing ka naman ng tao, you're a civilian, you're not in an authority, or you're not a public officer, you could be simply charged by illegal detention. If you arrested a person, you're a civilian, kasi under citizen's arrest, pwede rin naman, I could be charged for unlawful arrest. There are different things now comparing it if a public officer violated the Bill of Rights. Kasi magta-title to ka. So one, tatanda nyo ito, one of the element provided there from Rule 124 up to Rule 133 is that the person must be a public officer. No, kailangan public officer. However, with the exemption of course of Article 133, kasi it could be committed by a private individual. O pwede, 133, referring to offending the religious feelings. O pwede naman yung 133. However, generally, lahat ng crime doon is committed by public officer. So, you must put on your mind and let us take for granted that in every situation, we will put the element of a public officer. Ayan, di na kayo malilito kung ganun yung Kasi the very purpose ng Bill of Rights talaga is protection, magbigay ng protection sa mga civilian. Okay, kasi nga na-abuse yung authority ng government. Okay. As we are talking about the government, I've already discussed you from down to the line, what are the inherent powers of the government? And yung na-abuse dyan, kasi from down to the line of the police power. Police power, not literally, that's the meaning of the police, I've already told you, huh? The police power is delegated under the legislative branch. It is the power of the legislative branch delegated under the executive branch. Mag-iiba, ha? Okay. So now, let us start. Under arbitrary detention, there are three kinds. First, yung Article 124 nyo, which is talagang specifically the arbitrary detention, followed by Article 125, which has delay in the delivery of detained persons to proper judicial authorities. Then third one is delaying release. Okay. So those three crimes are referring to deprivation of liberty. Liberty. Pag sinabi niyo liberty, ayun yung freedom. The freedom. Emancipation. Meaning, dapat malaya kasi ang tao, mahirap naman kung may life, may right to life ka, may right to property, wala ka namang liberty. Wala rin silbi yung pagiging tao. So now, the arbitrary detention provided there, yung pinaka-arbitrary detention provided there in Article 124, please remember the article. Medyo paborito to. I've already told you, this is the breeding ground on your board exam. In Article 124, there are elements. First, it should be a public officer. Your public officer could be found out in Title 6, crimes committed by public officer. It will be defined there. I think Article 150 or 151. You just take a good look there. Marami kasing klase ng public officer. It is not necessarily pag sinabi nyo nang-aaresto, pulis ka agad. It was asked on the board exam. Could a barangay tanod execute a warrant of arrest? Barangay tanod. The answer is yes. Pwede. Lalo na, kasi mamaya, we will talk about that one. Okay. Pwede. I will answer. Bitinin ko muna kayo. Yes, pwede. Okay. So now, in public officer, we need to define kasi public officer from person in authority and their agent.
We need to recognize that a public officer dito is having a jurisdiction, meaning a power for public safety. Somehow like that one. Hindi kasi power to arrest eh. Generally, a person cannot be arrested eh. We do not call it the power to arrest. But somehow, relatively, kamukha ng power to arrest. Meaning, you are subject for a jurisdiction. You're holding a community for public safety. Oh, a mayor. Ayan. Of course, elected yan. Oh, police officer. It is appointed. Yes, pwede rin. Kasi as provided there as definition of public officer, is any person elected or appointed. Elected or appointed. Oh, by virtue of election, yung mga binoto nyo, your duly constituted authorities, ayan, down to the line of the president, oh, pwede rin nyo, may jurisdiction sila. So meaning they could be charged for arbitrary detention. Oh, those are persons also that are appointed. May virtue of appointment dyan. Like the police officer, appointed na yun. Hindi naman elected yan. No, eh, lahat ng mga law enforcement officers nyo are commonly appointed. Appointed naman talaga. So, dito, medyo common sense dictates. Medyo, ha? Pero you must use your common sense here. Kasi somehow, there are public officer sila, but they do not have jurisdiction. To set an example, a janitor, to make it sarcasm, a janitor appointed by the public siya, nagtatrabaho siya sa government, o could a janitor be charged for arbitrary detention? You answer no, of course. Common sense dictates. What else? A treasurer, there in your city treasurer's or municipal treasurer's office, no, hindi pwede kasi they are not having a jurisdiction. Iba yung line of work nila talaga kung titingnan natin. Oh, driver ni ano, ni Digong. Hindi rin kasi just a driver. They do not have jurisdiction. So here, kailangan medyo common sense yung gagamitin nyo. Ang may charge talaga rito is somehow may power to arrest. That term is having a jurisdiction talaga. Malaki kasi yung term na jurisdiction nyo. It's not referring to, it may refer to venue, it may to a power. It may refer to the court. Maraming role yung jurisdiction nyo. Okay. So in arbitrary detention here, the crime committed is, of course, it is a crime, meaning it is a violation of the right to person against liberty. Meaning, hindi siya pumasok sa exemption to the rule. Let's talk about the exemption to the rule para maintindihan. Kasi lalabo yung usapan natin pag di nyo pa alam yung exemption. Now, we have a exemption provided there in Rule 113, Section 5, Paragraph A, B, and C. Dapat paborito nyo to. What's stated in Paragraph A? In the presence, a person is committing, attempting to commit, or committed a crime. Pwedeng arrestuin yung tao, of course, by virtue of warrant of arrest. What else? If the crime has just been committed, and the person arresting has a probable cause to believe that a crime and that person to be arrested committed the crime. Oh, what is paragraph C? It's referring to escapees from penal establishment, meaning we need to suppose that the person is convicted by a final judgment. Kasi kung mere detainee yan, wala namang evasion of service of sentence. Ayun yung mga escape. So under A, B, and C nyo, hindi papasok tong arbitrary detention nyo. Makinig ba hindi ha? Kasi kung legal yung pag-aresto, pumasok sa exemption, walang arbitrary detention, meaning pumasok siya sa A, B, and C. Nagigets ba? So, magkakaroon na ng arbitrary detention kung walang grounds. Another, we talk about legal grounds. What is the legal grounds in order the person to be arrested? It is provided there in paragraph 2 of your Article 124 and also amended by RA 7438. What is RA 7438? That is the right of the person under custodial investigation. So, it was stated there in paragraph 2, you take a good look on your code. The legal grounds for arresting a person is commission of a crime and violent insanity requiring a compulsory confinement in any hospital or asylum. Ayun yung nakalagay sa paragraph 2 nyo dyan. Stated na doon. Ayun.
So we have stated Rule 113, Section 5, Paragraph A, B, and C. That is referring to the commission of the crime. Yes. Oh, yes, commission ng crime. What else? Violent insanity. Oh, however, the POP manual now, yung POP manual nyo, I don't... That is not a law. However, it was promulgated by during the regime of Chief Purisima. Dinagdagan nila dun eh. An alien who is an illegal immigrant could be also arrested. Another one, if a person also is under a red notice by the Interpol, pwede niyang arestuin. However, under the law, hindi nakalagay yun. Pero it was put on the police operational procedure. Meron yan yung kulay blue. Downloadable yan. Basahin nyo. 2013 ginawa yan. Dinagdagan nila doon. However, hindi pa naman nire-raise kasi if we're talk about illegal immigrants, actually, the jurisdiction should be under the... Oh, dito pwede kasi may Bureau of Immigration tayo tsaka may law against illegal immigrants. However, arestuin mo din, ano mo, pabalikin mo lang naman sa bansa, hindi mo pwede ikulong dito. Oh, this is the problem. Kasi tignan natin parang, I don't know, it was put there. However, tandaan nyo na lang yung tatlo muna, yung A, B, and C ng Rule 113, Section 5. Those are the legal grounds. Okay. So now, aside from that, kasi lilituin na naman ko eh. Paano pag may warrant, sir? May warrant arrest. Legal grounds ba yun? Makasuhan ka ngayon ng arbitrary detention? Now speaking, your Rule 124 is not talking about if a person has a warrant. Tandaan nyo ha? Makinig ba? Again, ulitin ko ha? Pag may warrant of arrest, you do not refer to 124. Even you do not refer to 125. Wala kang i-refer dyan. Kasi may warrant eh. Walang problema yan. Anytime a person could be arrested. Kasi may... I will discuss it. Yung warrant nyo kasi, it will be issued by the court. Sabi nyo, sir, may duration yan, di ba? Oh yes, may 10 days. But the 10 days is provided only for the receipt. Receipt, meaning a police officer executing a warrant or a peace officer as provided by the definition of a warrant of arrest must report, magbigay siya ng receipt if he executed the warrant of arrest. Balik siya sa court. However, if he was not able to arrest the person, magkakaroon ng alias warrant. Ayun yun, pinapalibot nationwide sa buong Philippines. Ibigay sa buong PNP, sa karami. Then, ipo-forward na lahat. Ayun yung tinatawag yung alias warrant. That's why, that was the question last board exam, that could a barangay tanod execute a warrant? Yes. Even a bounty hunter niya eh. Diba yung nilalagay dyan, nakita nyo pag bumababa yung papatay-tay dyan, or makita yung mga naka-poster, 500,000 bounty. Diba? Nakalagay dun yung mga pinapahuli. Pwede. Even civilian kahit kayo, kung gusto nyo mag-bounty hunter eh. Ayun yung problema. Siyempre, pag criminal talagang drastic yung pagiging criminal ng ano, mahirap maging bounty hunter. Baka ikaw yung ma-hunt. Hindi ikaw yung maging bounty hunter. Anyways, yan. Pag warrant of, may warrant of arrest, we do not talk about Article 124 and 125. Pakitandaan po, ha? Okay, naintindihan ba? We do not talk about 124, 125. Kasi may warrant eh. Okay. So as provided in Article 124, a public officer. Okay na, we discuss that one. Legal grounds. Kailangan yung legal grounds mo is mapasok dun sa Rule 113, Section 5. Dun lang. Meaning, a person was arrested without a warrant. Walang warrant. What else have done by the arresting officer? Or arresting, yung nag-aresto? Also, he detained it. Ito ang problema. Ano ba yung word na detain dito? Detain sa person. Hindi yan literally means there should be an incarceration. Hindi yan literal na ikukulong yung tao. Sabi ng Supreme Court, as long as a person was deprived of liberty, even a mere seconds will constitute arbitrary detention. Meaning, hindi yan literal na nilalagay sa kulungan yung tao. Dineprive mo lang ng liberty. Kunwari, tinakot. Kahit kaya takutin mo lang. Huwag kang gagalaw dyan, ha? Diyan ka lang. Stay ka lang dyan. Even that one will constitute a deprivation of liberty. So, hindi siya literally na nakikita nyo, may pinapusasan, kinukulong. Hindi yun ganon. As long as a person, remember, this is the Supreme Court ruling. As long as a person was
deprive of his liberty, even a mere seconds, will constitute arbitrary detention. Oh, walang precluded na time yan. Kailangan matagal. Kailangan 10 hours. So, walang ganun. Matagal mo na ako. As long as a person, tanda nyo ha, as long as a person was deprived of liberty, regardless of time, even a mere seconds, it will constitute arbitrary detention. So in Article 124 nyo, in arbitrary detention, of course, most of the cases you will read, most of the listed samples there on your book is talking about, of course, a police officer. Lagi, of course, police officer. Lagi sa kanila i-charge to. Now, common naman, makita natin lagi, police officer. Oh, iangat natin, kasi agent yung police. Eh. Meron, there are also personal authority. Oh, what else? Barangay tanod could also be charged. What else? Barangay chairman, barangay captain, a mayor. Oh, lahat ng mga elected nyo na nasa LGU could commit this crime. Or even your councilors. Kasi they having the power or they having the jurisdiction eh, among their constituents. Oh, doon lang pwede magkaroon ng arbitrary detention. So now we are talking about that one. Okay, to set an example. Sabi na, police officer trans. Arrested Lutap. Kasi si Lutap, nainis lang siya. Bad trip ako sa Lutap. Arrestin kita. Meaning there is no legal ground kagad. There is a police officer, a public officer. Oh, dito ka lang, pinalian niya. Oh, that will constitute detention immediately. The crime will result immediately to arbitrary detention. Madali lang tong 124 kung titingnan natin. Anong nagpapahirap dito? You will give in a scenario there on your board exam. Changing the personality ng character. Doon, lagi si Cardo yan eh. Palitan-palitan niya yan. Mamaya si Cardo, police. Mamaya si Cardo, naging civilian. Mamaya civilian naman, tapos may kasamang police. You take a good look. Now the question in public officer, tirayin natin mga elements, is that, could a civilian commit arbitrary detention? Generally, the answer will be no. No, hindi pwede. Could a private person commit arbitrary detention? The answer, no. However, there is an exemption. If the crime committed is with conspiracy to a public officer, of course, the act of one will be the act of all. Everyone will be guilty for arbitrary. But let's say, for example, Rafael, a police character. Police character, meaning private individual. No. Conspire with trans. Tara, pagtripan natin si Lutap, arrestuin natin, detain natin. Oh, even Rafael is a private individual, he could be charged for the crime of arbitrary detention. On your board exam, there are five questions there. Cardo, ayan, I'll give it to you para maintindihan nyo. Cardo, ayan, arrested the person. O, tapos lalagyan niya lang doon, Cardo is a police officer. O, it will be your answer. Arbitrary, what is the crime committed? Arbitrary detention. O, then it will turn out that Cardo, a private individual, could commit arbitrary detention. O, your answer, what is the crime committed? Ito na. This is the thin hairline. Your arbitrary detention has the thin hairline with the crime of illegal detention. Illegal detention. Yes, illegal detention. So, if a private individual detains a person without legal grounds also, the crime will be illegal detention. Illegal detention. Oh, what if a private individual naman arrested the person without legal grounds? The crime will be unlawful arrest. Unlawful arrest. Those crimes are provided under your crimes against liberty and security. So that is the thin hairline. Paglilito-litoin kayo, ha? Tingin nyo yung scenario. Ha? Detain, deprive yung liberty, private individual, you answer illegal detention. If a private individual arrested a person and then did not bring it to the nearest police station, the crime charge will be unlawful arrest. Okay? Oh, that is that in hairline about public officer, if the private, detain, tsaka yung arrest without a legal grounds. Oh, ingat kayo, laging tinatanong yung Article 124, hindi nawawala sa board exam yan. Okay? So, sir, yes. Ulit nga po sa may unlawful arrest, sir. If a private individual arrested a person without legal grounds, then did not bring the person to the nearest police station,
Kasi as mas validated as the SOP for a private individual who will do citizen's arrest, he must bring the person to the nearest police station. Hindi niya pwedeng, kunwari, narest mo lang, tapos tinali mo dyan, nilagyan mo karatula. Hindi pwede. That will be unlawful arrest. Do not put your laws, do not put your the law in your hand. Bawal yun. Okay? Okay, sir. Thank you po. Sir, question po. Rebellion. Yes, ano yun? Kasi sir, may dun sa ano namin, sa MacBoard namin, sir, may nabasa ako dun na ano, citizen arrest, tapos dinitin niya yung tao. Si Berto dinitin ba? Niya yung tao. Po? Anong pangalan nung sa MacBoard niya, si Berto? Hindi. Sige, sige. Maalala sa mga pangalan. Citizen, private individual, inaresto niya yung tao, citizen's arrest daw, tapos dinitin niya yung tao for 2 days. Then after hey, after the 2 days, bago niya tinunover sa public authority. Ah, dinitay niya. Eh, that will be illegal detention and unlawful arrest. Inaresto niya rin eh. Hindi niya din rin sa nearest police station. Why? Yung pag turnover po sa public authority, immediate po yun, sir. Kailangan oh, of course. You're not allowed to detain a person. Although that civilian are not bound for the reglementary period, the thing to do of the citizen's arrest, yung nag-conduct niyan, is to bring it to the nearest police station. That's provided that there also your criminal procedure. Why? What's the question? Rebilla? Sir, yun nga po, sir, yung ano, dinitain niya yung tao after 2 days bago niya i-turn over sa nearest police, police station. There will be 2 crimes. The one for legal detention and then the other one is a local arrest. Separate yun. Copy, sir. Thank you. Ewan ko, kasi minsan may gumagawa ng mga tanong dyan, hindi nila naintindihan yung ginagawa nila ng tanong. That's a problem. However, it's up to you to recognize yung... Kasi normal naman nagkakamayopia, nagkakamali naman ng mga gumagawa ng tanong. Walang problema. But ano choices nyo lang doon? Illegal detention? Yes, sir. Isa lang. Okay. Hindi mag-isama. Hey, you answer it. Illegal detention. That is the most grave crime. Okay lang. Okay. Let's go back. Okay. 1-2-4. Your 124 is also, of course, it is amended by RA 7438. What is RA 7438? The right of the person under custodial investigation. Ang dami kasi niyan eh. May mga right na included yung tao pag inaresto yan, dinitain. That is provided under RA. Tandaan nyo yung law. Paborito rito. RA 7438. What is provided right there under 7438? I will give you the salient previews. First, the right to be visited. The right to be visited down to your relatives, to your niece. Hanggang doon lang, nephew and niece. Even your fiancé. Makamagalak mo, even pababa ng niece up to nephew, pwedeng bumisita. What else? Sino pa pwedeng mag-visit sa'yo? Yung tatlo, your doctor, your lawyer, and your kung pari mo, kung may pastor ka, pwede rin. Anytime yun, walang problema. Anytime, pwede siya dumalaw. Okay, that will be the right to visit. Kasi last board exam, ito tinanong, sino-sino lang ba yung pwede bumisita? Now, it was been amended. Tandaan nyo, kasama na ngayon is yung personnel from the Commission on Human Rights. Kasi nakalagay doon sa question, nakakatawa eh. I think the scenarist Lisa was being detained by the NBI, umahaba yung ano niya. Now, who has the right to visit? Malagay A, B, C, except malagay A, your fellow man, countryman. A, countryman, fellow man. 2, fiancé, ganyan. 3, B, C, relatives. D, commission, personnel from the Commission on Human Rights. Yung answer there, hindi pwede bumisita yung fellow man. Grabe naman. Kung buong sambayanan, bibisita kay Lisa. Hindi na pwede yun. So, provided sa 7438 nyo, yung rights to visitation, sino-sino lang pwede. Okay. Another one, of course, the right to counsel. It's provided there. The right to counsel. Oh, what is the right to counsel? Madali, isabi dun. Kaso hindi nangyayari sa totoong buhay ito. It's only good under the book and under the law. Good in the papers. But it's not happening. Dapat you will be assisted by counsel the moment you were arrested.
Kaso kulang mga lawyer eh. Kaunti, kaunti ang lawyer sa Pilipinas. Siyempre, hindi naman lahat yan na present kagad. Closing, lahat ng polis, nababiolate yun. If they will do a warrantless arrest. Oh, malaki ang penalty for ano nyo. For violation of 7438. And it's a period of 10 years. 10 years. Oh, malaki, kawawa yung polis. Oh, eh, walang lawyer, anong gagawin? Kung titignan lang, kung susumahin, madali, madidismiss lahat ng kaso kasi RA 7438 is not being followed. Tutusin, ha? Kaso, in practice, wala. Eh. Wala, hindi man nangyari. Oh, what else? Provided under your 7438. Oh, the right to confess. Pwede ka doon, extrajudicially. Extrajudicial confession. Kaso may provided, kailangan may counsel ulit. Kailangan voluntary. It should be in writing. Oh, ayan, mga dami requirements kung titignan natin. However, hindi talaga nangyayari. However, that is the law. We need to take a good look on the RA 7438. Yung 7438 nyo, fertile din yan in CDI. Ginagamit lagi yan RA 7438. Okay. Arbitrary detention. So, thin hairline, remember, is illegal detention and unlawful arrest. Depending upon the scenario, if not detained but arrested, unlawful arrest if it is a private individual. And then if the person has been detained, kasi more than 3 days that will be serious illegal detention, we call it illegal detention pa rin. Basta a person has been detained or deprived of his liberty, meaning there is a illegal detention. O para maintindihan nyo, bigyan natin example illegal detention. Naalala nyo si Bong Navarro? Sino ba yun yung parang Chinese yung apelido ng kaway niya? Yung binugbog si Bong Navarro nyo? Sabi kinasuan doon? Ano po ang tawag pangalan eh? Denise. Ay, si hindi. Si Denise yung isa. Yung isang lalaki, yun yung kinasuhan niya eh. Henry. Henry. Hindi, Henry. Hindi. Henry C. Si hindi. Yes, may ari ng action yan eh. I forget the name. Basta, ayun. Sino? Katan? Cedric Lee. Cedric Lee. Ayun. O diba, patok na patok yan. Naging panda si ano nyo, si Bong Navarro. Naging panda, kung po panda. O binugbog eh. Kaso nga lang, tanga ng lawyer ni ano dun eh. Iyan, papakita ko sa inyo. Ang tanga ng lawyer ni Bong Navarro dun. Di ba nakalabas ka agad ng hospital? Kasi safe looks eh. Dapat kung ako dun, tapos dineclear nila yung injury, ano lang, could be healed less than 30 days. And that's the problem now. Kasi one of the qualifying ng serious illegal detention, that the injury must be serious. O tiga mo, nakapag-bail si Cedric Lee. Kasi the crime is only a mere simple illegal detention, hindi naging serious. Yung serious nyo, non-bailable yun. Ay, mahina yung lawyer ni ano, mahina sa gulang. Magaling lang sa libro. Kung ako, patagaling ko yun. No, Bong, padeklara sa doktor na serious yan para hindi makapag-bail yun. Ay, nakapag-bail. Ay, problema. So, ayun yung best example nyo ng illegal detention. Ayun, illegal detention. Okay. Mahina yung lawyer niya. Anyways, let's go back. Now, ayan, thin hairline, tandaan nyo, pag naglagi kayo nag-iisip, ganito, discard nyo sa board exam, para hindi na kayo malito. Tandaan nyo lagi na pwede maging illegal detention yan, pwede maging unlawful arrest. Now, you will check the element of public officer. This is the question lagi, panloko pa nila isa pa dyan, sa public officer, are those public officer who are not acting under their authority? Meaning they were wearing a civilian clothes, ano lang ah, this is the term being used eh. Meaning they go to the line without wearing their authority, or they wear the civilian authority. That in some sense that a public officer could commit also illegal detention. Hindi mo ginamit yung authority mo. You're acting under the capacity as a civilian. Ah, that could happen also. Walang arbitrary detention. Okay? Tandaan nyo ah. So if you be asked, could a public officer commit illegal detention? You answer, yes. If the public officer is acting under a private capacity. Private capacity. Yun pwede. Okay. Illegal detention. Okay, public officer. Okay, wala na. Illegal. Okay, detains. Okay, wala na. Now, let's go straight to Article 125. What is Article 125? Ito, medyo pangit yung tingin nyo yung naming ng batas na. Matutuwa kayo. Ito, I will give you the loophole of the mali yung pagkagawa ng RPC nyo. What's the title there?
delay in the delivery of detained person to proper judicial authorities. Pag ina-arrest mo ba yung tao, ano bang ipapail mo? It's not necessarily delivery, ha? Hindi yan ano, ha? It's not literally nadadali mo kay prosecutor. Meaning you file a case. You file a complaint in the office of the prosecutor. Tignan nyo. Saan ba nagpa-file ng complaint? Kay judge ba? Is a prosecutor a judicial authority? A prosecutor is not a judicial authority. That is an executive officer. That is under the DOJ. Ito, tandaan nyo, most of the students, criminology students, they do not know that a prosecutor is not under the judicial branch. Sabi niya, under. No. Prosecutor nyo is executive yan. Under yan ang DOJ. Department of Justice. So, ba't sasabihin judicial? Tingnan mo, ang pangit ng term. Tingnan mo yung 125, mali. Delaying the delivery of detained person to proper judicial authorities. And what is the procedure followed by the police officers when arresting a person? Oh, they file a complaint. After that one, submit nila kay prosecutor. Pag sinabit mo kay judge yan, judicial authority sinabi, sinundan mo yung 125. Tuktukan ka ni judge. Tanungin ka, saan ka ba school graduate? Ngayon pa ka, polis ka, hindi mo alam kung saan pinapasa yung complaint. Oh, see? Mali yung title nung ano nyo, 125. Although, meron naman direct complaint, pero now, it has been amended. Lahat will be under the direct control and supervision of a public prosecutor. Oh, wow. That's the problem in 125. However, loophole lang naman yan. May history kasi, no, 1932, MTC judges are allowed to conduct preliminary investigation. Dati, before the, ano, 1932 to eh. However, mali na kung titingnan natin procedure kasi lahat ng kaso ngayon, supervision talaga ni public officer na ngayon, ni public prosecutor ngayon. Wala nang iba. O, see? Yun yung problema. Judicial. Anyways, now, Article 125, we will talk about, ito na, kamag-anak niya si Rule 113, Section 5, meaning warrantless arrest. O pag 125 automatic, isipin nyo agad, warrantless arrest yan. Warrantless arrest. Ganun din sa 124, warrantless arrest din. Wala siyang legal grounds eh. Now dito, makinig maigi, 125 is warrantless arrest. Meaning anong sinasabi ko? This arrest is legal. This arrest was done with legal grounds, meaning a person was arrested, paragraph A again, committing in his presence, attempting to commit a crime, or the crime has just been committed, then the person arresting has a probable cause to believe. Three, that's escaping. Meaning yung 125 nyo, we talk about, tandaan ha, sa 124 nyo kanina, illegal lahat yun. Wala talagang grounds. Dito, pasok, legal. The very problem is, of course, hindi mo pwedeng indetain yung tao ng matagal. You must file a complaint in the office of the prosecutor. Ito yung tinatawag yung reglementary period. The 12, 18, and 36 hours. Pakitandaan nyo, laging tinatanong yung 12, 18, 36 hours na yan. Wala ang kamatayang tanong yan. O 12 hours for light offense. 18 hours for less grave offense. O, we've studied that in your Article 9. Gray, 36 hours for grave offense. What are light offense? Of course, the penalties on the arresto minor. What are less grave offense? Correctional penalty, meaning arresto mayor to prison correctional. 36 hours for grave offenses. What is the penalty? Prison mayor to reclusion, perpetual death. Wala naman ng death. We preclude reclusion perpetual. So if those are the crime committed, depending upon kung kailan nila dapat i-submit. So the 12, 18, 36 hours dito, hindi naman repairing na literal na takbo ng relo natin. Ha? Meaning, of course, it is a, what is the government hours? The office hours. Alam niyo naman, yan, that's from 8 to 5 p.m. 8 to 5 p.m. Kaya ito, madalas sinasabi namin, huwag kayong magkukumit ng crime. Pag kunwari, December 23 ng gabi, nagmaoy kang hinayupak ka. Alam mo kung kailan ka lalabas? January na. Kasi walang government. Mangingiyak ka doon. So see, huwag kayo, lagi siya sabi, huwag kayo magkukumit ng crime. Pag tapos na warrantless ka, no, mabubandang December, iiyak ka talaga, January ka nalalabas. Walang government hours eh. So see, 25 holiday, 24 holiday, 25 holiday.
So 26, sabi natin may government hours. 8 hours, bilangan ka niyan. Sabi natin, you committed grave offense. Nakapatay ka. 36 hours dapat masabit ng police officer yung complaint sa prosecutor. In 36 hours nyo, divide nyo by 8 yun. Nakatagal yun. 8 hours lang eh. 16. Apat na araw yun kung tutusin. Apat na araw, see? Oh, December 26, 27, 28, 29. Holiday na naman, 30. Puta, yung January ka pa talaga makakapag-post ng bail. Iiyak na. Oh, see? So, in reglementary period, I'm pointing out that it should be government hours. Ayun, excluding holidays, excluding gabi. Okay, hindi kasama. Again, in delaying the delivery dito, legal yung police officer. May legal grounds talaga siya. Oh, legal grounds, ibig sabihin na, ano na, may warrantless arrest para pumasok sa paragraph A, B, or C. The problem is the police officer delayed in filing the case. Hindi to literal na dinadala yung tao sa, ano, ha, sa prosecutor's office. Meaning, you file a case against that person. Okay? Kasi kung di ka mapag-file ng case, ayun, within the reglementary period, you will be charged for this crime. Or another kind of arbitrary detention, which is delaying the delivery. So, this provision of 125 nyo was been amended by RA 9372. Of course, the human security law. It was been amended by that one. In human security law, it requires a reglementary period of 72 hours. Tapos, it does not provide that it should be done as government hours, even night. Pwede nilang i-inquest yung tao. Okay? That's 125. This is the amendment. So now, in procedure, oh, kasi dapat i-relate nyo talaga ito sa 113. O yan, the person was arrested without a warrant. You follow now, reglementary period. What is the next procedure? The person will be inquest. Not preliminary investigation. Kasi kung may PI ng kinandak, meaning may warrant of arrest na i-issue ng court. Ako kung naiintindihan nyo ha, kasi dapat nag-argumentin yung criminal procedure nyo. Mag-iiba yung proseso. Pag itong 125 nyo, inquest proceeding to. Inquest proceeding kasi the person was been deprived of liberty. Kailangan mabilisan inquest yun, summary hearing. Para makasuhan agad yung tao. Now, if a person was arrested, then ayan, brought for inquest proceeding. Then sabi niya, gusto ko mag-request for PI, pwede naman. Pwede yung mag-request for another preliminary investigation or PI. However, the person should waive, ito yung mini-waive niya, he should waive the reglementary period of 12, 18, and 36 hours, meaning he should waive Article 125. Okay? O magkapatid yan, yung 125 niyo, kapatid na kapatid yung didiscuss natin doon sa 113 hanggang inquest proceeding sa preliminary investigation. Okay, i-waive niya yan. Okay, you waive your right under Article 125. Okay? Okay, oh, yun yung 125 nun. Padali naman kung titignan nyo eh. Dito, lawful yung may grounds. The problem is reglementary period that should be followed by the arresting officer. Okay? So now, question. Ito kasi, pwede ba makumit ito ng private individual? Oh, tignan mo. Itinaralay natin ulit. Oh, could a delay in the delivery of detained person be committed by individual? Kasi yung kaninang question ni Rebilla. Rebilla, di ba sabi mo, ano yun, dinitain yung tao 2 days, tapos hindi pa dinala sa stasyon, tama? Yes, sir. Oh. Is, eto, tatanong ko, could the civilian commit this crime? The answer is no. No. Walang tintin hairline dito. This is only for officers of the law. Having the jurisdiction, dapat pasahan nila ng complaint yan. Ang civilian, hindi bound. Hindi bound yan to follow the procedure on arresting. Oh, as provided also under 7438. Kasi we follow 125. Diba, once arresting, you must read the Miranda Doctrine. Oh, kunwari, civilian ka, eh, criminologist ka. Sabi na, si Lutap, criminologist na. Gusto niya exercise pagiging criminal. Feeling niya, police na siya. Oh, nang-aresto siya dyan sa may lugar nila. Numaoy, binasaan niya pa Miranda Doctrine. Kala mo, kabisado kay Miranda Doctrine. You have the right to remain silent and state that you make may be used against you in the court of law. You have the right to have competent independent counsel preferably of your own choice. If you cannot afford the service of a counsel, the government will provide one. Sabi ni Lutap, ni-recite niya, kabisado niya eh. Kabisado niya. No bearing yun. Kasi civilian ka. Pang police officer lang yun. Mandated lang sa police. What else? Ay, sabi niya, inaaral ko to eh. Na-memorize ko yung 125, 12, 18, 36. Eh, mao ito, alarming scandal. Aristo mayor penalty nito.
dapat masampahan namin to within 18 hours. Hindi rin siya bound. Civil yan eh. You're a private individual. You're not bound by 125. This is only for police officers. Explicit. For police officers only. Hindi ka bound dyan. Okay? So that's 125. Meaning, wala siyang tinherline with the other crime. The procedure to be done by a private individual who will do citizen's arrest is to bring the person to the nearest police station. That's the thing to do. Now, question. Paano pagka ganito, sir? Kunwari si Del Mundo na Bureau of Fire. Kaya na BJMP. Eh, inaral niya, magaling na krim eh. Inaral niya to, ay, ganun pala, wala, less arrest pala to. Oh, legal! Bureau of Fire siya nga lang, o BJMP. Inaresto niya yung tao. O, loko ka, ha? Kala mo, kahit bumbero ko, jail guard ako, kala mo, hindi kita hulihin. Nuli niya, warrantless. May legal grounds. The person is committing a crime. Inaresto niya. Is now Del Mundo bound to follow 125? The answer is no. Why? You will be acting as a private individual there. You have no authority to do that one. No, hindi ka rin bound. So meaning, sino na pwede? Yung may power to arrest lang talaga. Meaning is explicit for police officers and PDEA agents if it is a violation of 9065. That's the thing to do. Hindi pwede yung iba. O, nakukuha. O, iba ha. O, pogi pa rin ang police, in short. De, yan lang sara namin. Pogi naman lahat. Pero mas pogi lang yung police. Siyempre, next to God nga yung joke nila niyan, di ba? Pag nakukumit yung crime, automatic. Diyos ko po, tumawag kayo ng police. That's the joke there. Yung second to God. Pero hindi second to God literally. Ha? Pag tinatawag lang. Di ba? Oh. Yung 125 nyo, para maintindihan nyo, yung kinukwento ko, ibig sabihin, this provision is only provided for those public officer who has the power to arrest. O dun lang. Although a citizen, a private individual could arrest, wala namang problema. Pwede naman talaga eh. Kaso nga, you are not bound by 124, unlike police officer that they are bound by 125, sorry. In 125, that they should deliver within 12, 18, and 36 hours. O wag palilito ha. Yung kanina, yung 124 nyo, let us compare to 125. Yung 124 nyo, walang legal grounds. So meaning, wala rin tayo pag-uusapan at reglementary period. Violation na agad, arbitrary detention na agad. Walang legal grounds eh. Diretain niya yung tao. Yung 125 is may legal grounds. Ang problema lang, nagkamali po sa officer, pinatagal niya yung tao doon sa detention niya. Hindi niya sinampan ng kaso. Hindi, that's also the thing that could not be done by the police officer. Madami kasing ganyan eh. Dilidetain lang muna nila eh. Tsaka nila pasahan ang kaso. Bawal yun. That will be the second form of arbitrary, which is delaying the delivery. Okay? Okay. So, the same thing in 125, it was also been amended by, of course, RA 7438. You follow those rules. Ayan. Kailangan, pag inarist na yung tao, ayan, you bound for the Miranda Doctrine. Miranda Culinary, i-recite mo yan. Right to be informed. Or right to be citation. The right to medical attention. The right to counsel. O, nandun na lahat ng right niya. Ipoprovide dapat ng police officer yon. Kasi kung hindi niya ipoprovide, aside from 125, what's a charge din siya ng RA 7430? Kawawa yung police. Kaso magagaling yung police, may magic yung mga yan eh. Hindi nakakasuwa na ganyan eh. Ang mga scriptwriter yung mga yung minsan eh. Kunwari, na-aresto nung last Friday. I-adjust nila yan. Gawin nila Monday na-aresto. Isipin mong gagaling, no? I-adjust nila yung time para hindi sila ma-arbitrary. So, pwede naman eh. Misa kasi yung mga layman, tatanga-tanga, wala rin alam sa batas. At tapos wala pang lawyer. Oh, wave mo lahat yan, i-wave mo. Hindi niya alam yung gagawin niya. Nalilito na siya eh. May kasama pang taljak sipa, suntok. Minsan nangyayari. However, that is not your board exam ha. Kasi sinasabi ko, kasi nakikita nyo nangyayari, pero you do not answer that one ha. Hindi pinapatay. This is the rules. You should follow this one. Okay? Diskarte yun, malalaman nyo yan later on. Okay. Next one. We go to Article 126. Itong 126. Mostly na, itong 126 nyo, this crime should be charged by, this crime could be charged only now by BJMP personnel. Sila na yung nagde-detain eh. They have the sole authority for detention. However, we all know that police stations still, they do have the lock-up jails. They even detain. Kawawa nga, may mga doon, tagal na nakadetain yung iba rin doon. Dapat nililipat sa jail yun eh. Actually, that will be the proper procedure. Now, in delaying release, kasi ito naman, of course, the person has been detained na.
Ito naman ah, hindi detain na, hindi katulad ni 124 yung inaresto pa lang, siya ni 125. Na pagkatapos yung aresto, dinitain, hindi pa silang panakas dito, nakadetain na yung tao. Now, how could this crime be committed? That there is a judicial order. Judicial order. Kasi ito, at totoo naman eh, sino lang pwedeng magkulong tsaka magpaalis ng tao sa kulungan? It's only the court. Wala nang iba. Pwede rin kung ikaw, pinardong ka naman ni President by executive order. Pero it's only the court. You may say, may final say, kung lalabas ka or mananatili ka dyan. Meaning, that's an judicial order. In delaying release, meaning the person has been detained, tas may order na yung court. Example, nakapag-bail na yung tao. Yung inaresto, nakapag-file na siya noong January, noong nagmaoy. Dapat i-release na yun. Gagawa ng release order. Ayan, because temporary liberty for because he was able to post the bail. Mag-issue yung court. Papadala dun sa may jail officer nyo. Doon niya papadala. Pag ikaw ayaw mo pagtripan kasi gusto mo pa mayro ka taga-plancha, kunwari pulis ka na, gusto mo may taga-masahe ka pa, ayaw pa, stay ka muna rito, extend ka pa 1 week. Hindi pwede. May judicial order na eh. So meaning, you will be charged for delaying release. Nakukumit pa rin naman ng pulis, pero mostly now, it should be under the BGMP. Madami rin. Minsan, makikita nyo. But sir, doon, tagal-tagal na, naka-detain pa rin. Hindi natin alam kung nangyari sa pupil niya eh. Alam nyo, ito, I've already told you this one, I think. Alam nyo, bakit marami naka-detain? Because they could not post a bail. Wala nag-aasikaso ng papel din nila. Ang dami naka-detain. Actually, all of the cases from BGMP are bailable. Most of the cases there. So, gambling, ganyan-ganyan, sa sabong. Bailable yan. Yung problema, I don't know. Hindi naasikaso. Nabaya ng pamilya. Kawawa yung mga PDL. Okay. So 124, 125 and 126 is talking about your liberty. Liberty. Okay? So now, nakalimutan natin dito tin hairline natin yung 126. May tin hairline ba? Yung 126 nyo? Wala, hindi ka naman pwedeng magkulong ng tao eh. Oh, so exclusively lang to dito sa mga public official. It cannot be committed by a private individual. Unless again, of course, if there is conspiracy. Oh, pwede. May conspiracy. Okay, tandaan na, 124, 125, 126. Breeding ground niya, laging tinatanong yan. Lalo, especially si 125 niya, tsaka si 124. Lagi na lang yan, hindi mawala yan. Oh, I hope you understand now. Now, let's go to 127. 127 after your 130 is referring all of the crime for the right to be secured on the person houses and the right to domicile. Ayan, domicile, ibig sabihin, tumira, tirahan. Ito, expulsion. Nakakatawa ito, expulsion na ito. From the term itself, expulsion meaning you're expelling a person from one place to another. Pinapalis mo sa lugar. Bawal yan, of course. Lahat tayo may freedom. Kung saan mo gusto mo tumira, bahala ka. Kung saan gusto mo tumira sa kuweba, bahala ka sa buhay mo. Gusto mo tumira sa puno, ikaw, kung anong trip mo, nasa sa'yo, that's your freedom to domicile. Hindi ka pwedeng palisin basta-basta. So this crime is committed of also by public officer. Public officer, without, ito, not being authorized by law or without authority by the law, kailan ba pinapalis lang ang tao? There is one order by the court, eviction order. What else? If there is destiero, doon ka lang pwede palisin. Ito, mostly yung eviction order, ito yung problema. Kasi, madalas eh, yung mga sa Civil Disturbance Management Unit, depende, may CDM naman yung mga kapulisan dyan. Madalas, walang eviction order. Kaya na-charge sila for expulsion. Pinapalis sila tayo kasi utos ni, ni Commander, ni CEO nila. Utos si CEO kasi lupa niya yan eh. Pinapalis yung mga squadron, tara. Utos si, may estudyante ako from Tarlac. 56 sila mga pulis. Sumunod sa utos ni PD. Provincial Director, Colonel yun, pinapalis yung mata. Yun, kinasaw sila admin. May kaso pang expansion, nakakayak. 56 na pulis, umiiyak. Ingat kayo. Hindi basta-basta yun. Akala nyo, kunwari, pulis tayo. Kunwari, sabi, ilupa nyo yun, tapos pinapalis yung tao. Hindi pwede basta-basta. You need an order from the court. Pagpalis yung tao. Unless you will be charged for the crime of expansion. So meaning, paano ikukumit to? Walang order ng court. Then, in-expel yung tao. Pinapalis na.
Example ito, sikat na sikat to. The mayor of Manila. Hindi si Isko, ha? Isang pang mayor yan, eh. Siya ba yung lumang mayor niya? Hindi si Erap din. Atienza, I think. Atienza? Yung lagi nakabulak. Slim. Atienza? Slim. Ah, si Lim. Mayor Lim. Ay, Mayor Slim. Lim. Yung may ano? Oh, si Lim. Si Mayor Lim. Ito si Mayor Lim nyo. Loko-loko to. Kasi ang daming prostitute doon sa Maynila. Ang daming puta ba? Oh. Ngayon, ginawa niya, kayo mga, kayo mga prostitute, kayo nagkakalat kayo ng sakit dito. Ano kayo? Sakit kayo ng lipunan. Pinalayas niya. Pinalayas niya sa Manila. Dinala niya sa probinsya. Putang, ina, binalikan siya ng mga prostitute. Kinasuhan siya ng expulsion. Oh, kikita niyo, even a prostitute may right yan. Hindi pwede paalisin niyang basta-basta. Kasi, oh, that's the crime of expulsion. Matandaan nyo, paborito yung eviction na term, ha? Hindi, kasi commonly na term yung ginagamit nyo, demolition. Hindi mo ma-demolish yung tao. Mukha kang gago, pag dinemolish mo yung tao, pinapatay mo yun. Ano, tinatanggal mo yung tenga, yung ilog, dinedemolish mo? O ano yan, property? Hindi, pag tao, eviction. Eviction. Matandaan nyo yung term, ha? Naku, tinanong yung 2015. Ay, ang daming nabiktima mga estudyante rin yan. Akala nila demolition yung process. No, that's eviction. Okay. Okay, dito na tayo sa tatlo. Ito yung magkakapatid. 127 up to your 130. No. 128 to 130. 128 is violation of domicile. 129 search warrant, maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained. Then 130 is talking about searching domicile without witnesses. So in that three, makinig kayo, Mega. Oh, ears mo na rito. Makinig kayo, may giwalit. Ang paborito to, nakakita ko yung scenario nito. Oh, may kukwento ko. In violation of domicile, the first crime, kasi lahat to violation of domicile din, kamukha nung arbitrary detention nyo. In violation of domicile, dito, clear pa ba ako? Nakawala yata yung internet, ha? Clear pa ba? Again, in violation of domicile, in 128, there is no search warrant. Meaning, illegal yung pagka-search. Walang search warrant. Okay? Doon sa dalawa, from 129 to 130 nyo, merong search warrant yan. Ang problema lang, nagkamali. Okay? Yung isa naman, sa 129 nyo, minsan yung search warrant, mali yung pagka-execute. Kasi kailangan mga deponent yan, eh. Okay, ito sa inyo. Okay? In violation of domicile now, unahin muna natin itong isa. Of course, yung peace officer dito na pumasok sa bahay, or nag-search and seizure, is not equipped for a search warrant. Ibig sabihin, walang order from the court. Wala siyang order from the court, nag-search warrant. So, kailan lang ba magkaroon ng legal grounds? Sir, eto. What are the exemptions now? Makinig kayo, Mega. Eto, walang mga violation domicile to, ha? First is plain view doctrine. You know what's plain view? When the police officer or an officer, of course, first, they must legally intrude. There is a legal intrusion. Then there is a incriminating object. Meaning illegal. Nakita siyang illegal. Then it inadvertently comes to the attention of that officer. Doon pwede niyang kunin yung bagay na yun. Pwede niyang isis. Example, sa mga checkpoint, madalas itong plain view. Oh, pina-flashlightan yung mukha. Pina-flashlightan yung mukha, no? Hindi, pina-flashlightan yung sasakyan. Oh, nakita doon ni police officer Teres, oh, nguso ng baril yun, ah. Plain view. Pwede niyang kunin yun. At the same time, arrest the person for the possession. If that gun has no license, depending upon, of course. What is plain view? Kunwari si Teres, nakita niya, uy, tangina, nakabalot ng dyaryo, ah. Dati, ito yung ginagamit kong mga marijuana to, ah. Kabalik nga lang ng dyaryo. Pero alam ni Teres kasi dati siya nagmamariwana. No, ganito yung mga ino-order ko noon, eh. Tipak-tipak, eh. Ito, tipak. Ang dami nito, ah. Oh, is that plain view? Kung tandaan nyo, no, ha? No, why? Bakit? Hindi mo naman nakita, eh. Ayun, ang mali sa mga police officer minsan. Yung mga drugs na kinokollect nila, nakabalot. That's not plain view. Oh, mali ka agad. Meaning, there will be illegal search and seizure. The evidence will be inadmissible later on. No.
Meaning plain view, ganito. Ang dali lang plain view. Ibig sabihin, na-extend mo yung eyesight mo talaga, literally. O pumasok ka ng bar, doon ka nila luon. Sa Good Friends, dyan sa Menteporio, tapat ng Sabungan. O kita mo, plain view talaga, may nagda-dance dance, o kita mo lahat. Lumalagapak pa sa sahig. Nagpo-pole dancing. Yun, plain view. Talaga nakita mo, nagko-commit ng crime, tsaka incriminating talaga plain view. Incriminating, lalaki ng puson dun eh, mga busog yung dancer dun eh. O see? Incriminating din. Joke, meaning, plain view, dapat makita mo, extend with your eyesight. Oh yes, mamen, nalilito kayo. May ibang senses. But that senses, o makinig maigi ha, yung sabi nyo, extend nyo yung olfactory nyo, baguhin na natin ha, hindi na uso yung eyesight eh. This will be visual, auditory sa tenga, olfactory sa ilong, gustatory, then cutaneous, panghawak. O iba na yung term natin. Professional na kayo eh. Yung mga yon that could be used there in Rule 113, Section 5. If the crime is committed in his presence. Ah, nandun yun. Huwag nyo muna ipasok dito kasi we're talking about search and seizure. Okay? Nandun yun. Kunwari, sa pula, paragraph A. I'm referring to paragraph A there. In the presence of a person. Committed the crime. O yun, nakita, narinig mo, may sumisigaw. Tulong, nilirip ako ang sarap. O, narinig mo, yung pwede. Pero hindi mo ginamit yung plain view doctrine doon. And extend mo yung auditory mo. O, naamoy ni Trans, may nagpapat session. Sarap, amoy chongke. Namimiss ko yung kabataan ko bago ako nagpulis. O, amoy ni Trans, ayun, you extend your olfactory. O, nakita mo, nire, pwede rin. O, wag lang sa drugs na itikman mo, ikaw rin kakasunan, of course. Kung gustatory, mariwana nga, field testing ko nga to. Try ko nga, pahipak nga, kung mariwana try. Hindi pwede, syempre. You will be charged for 9165 also. You will be head together with those persons. Hindi pwedeng ano, rape, naramdaman mo. Kakaiba ka naman, naramdaman mo may mangyayari rape. Common sense dictates. Kung ano yung ma-extend natin. O rape, nalasahan mo, pwede ba yun? Nalasahan ko yung rape. Hindi pwede extend yun. Ayun yun doon sa presence. O, common sense yun kung paano may extend yung on your presence. Paano mo na yung crime. Dito, we are referring to plain view. Tandaan nyo ha. The term is inadvertently comes to your attention. Meaning, di mo nang pinapansin. Pero kapansin-pansin kasi illegal yung bagay. It will calls for your attention because the object is incriminating. Talagang illegal. O, tandaan nyo yung plain view. Kailangan nakita. Literal ha. Plain view nga eh. O, another exception. That's legal. Meaning, pag plain view, legal. Another exception is, of course, the search of moving vehicle. Moving vehicle. Ibig sabihin, it extends only. Tandaan nyo ito, ha? It extends dun sa mga airport nyo, sa mga port, like yung mga ano, sa barko. Yan. Kasi mukha ka naman tanga kung mag-execute ko pa ng search warrant doon, nakaalis na yung barko tsaka aeroplano. Mukha tanga pag nag-apply ka pa kay judge. See? Hindi rin pwede. Kaya yun, an exemption. Pwede yung search and seizure. Yung wala problema. Moving vehicle. Okay? What else? Plain view. Stop and frisk. Stop and frisk. Meaning, ito yung mga kinakapkapan. Pwede naman yan. Allowed yan. Stop and frisk meaning, waiver yan. Waiver on the part of the person. Ikaw, winig mo naman eh. Sabi mo, sige, search nyo ako. Kapain nyo na lahat. Kalkalin nyo na lahat. Bahala kayo dyan, Mr. Police Officer. Miss Police Officer. Kalkalin nyo, buong pagkatao. Yun. Kasi stop and frisk. Ibig sabihin, there is a waiver on the part of the person na pinapasearch nyo yung sarili niya. Pwede yun. Waiver nga yun eh. What else? Oh, plain view. Search of moving vehicle. Ayun. Search incident at lawful arrest. If you've done the warrantless arrest, A, B, and C, you could search the person, of course. What's the reason? For public safety and the protection of the limb of the officer. The life and limb of the officer. Parang nagmamaw yung tao. Kapkapan mo, baka may kutsilyo eh. Pwede. Oh, search incidental to lawful arrest. Oh, those are the legal, ha? Tandaan nyo, legal yung mga yun. Okay. So dito sa violation domicile nyo, dapat hindi pumasok yun. Kasi pag pumasok yung mga yun, walang violation domicile. Kasi mga warrantless search yung mga yun. Yung mga binanggit natin, plain view, search of moving vehicle, stop and freeze or you waiver, then search incidental to lawful arrest. So dito sa violation domicile, wala lahat yun. Hindi pumasok. Then wala siya talaga search warrant. So meaning, illegal yung ginawa. So how could the violation domicile be done? Tom, makinig kayo maingi. Of course, ito.
First, makinig maigi. Of course, public officer. We have done with that one. A public officer, of course, entered in the dwelling against the will of the owner. Oh, that's the first. Makinig maigi. Magkakahiwalay yan. Second, pag pumasok surreptitiously, entered the dwelling, then required to leave the premises. Okay? Yung pangalawa pala, magkamukha nung isa. Yung isa nyo is entering the dwelling, searching paper effects. O, tatlo yan, ha? Makinig maigi, ha? Again, ulitin natin. Makinig maigi. Enter the dwelling against the will of the owner. Second, enter the dwelling, search for papers and other effects. Third is having surreptitiously entered into the dwelling, then refused to leave so when ordered by the owner of the dwelling. Okay? Tatlo yan, huwag kayong papalito. Isa-isay natin. Oh, first scenario. Entered into a dwelling without the authority ng owner or without the will. Ayaw ng owner. Okay? Let's say for example, ito na. Ito lagi tinatanong yung board exam. Police officer Carto. O enter in the house of Rafael without authority, without necessary papers, of course, walang search warrant. Then ayaw ni Rafael against the will. Paano papakita ang against the will ni Rafael? Ito yung tanong, ano yung against the will of the owner? Eh kasi si Rafael sabi niya, oh, binisita siya ni police officer Carto. Oh, Mr. Rafael, pwede ba makikape? Oh, sige po, tuloy po kayo. Waiver on the part of Rafael na yun. Meaning the intrusion done by the police officer is now legal, walang violation of domicile, even though that the police is not equipped with the search warrant. What else? Ito yung sa scenario sa board exam nyo. Nanonood ka lang ng TV, nakaganong ka lang, oh. Si Rafael, nanonood lang ng TV. Police officer Cardo entered the house. Sabi niya, hindi niya pinansin. Oh. Is there a violation of domicile? The answer is no. Because there is an implied waiver. Implied waiver. Ni Willie Boy, nakita mo na yung police officer, wala ka man ng may hi, may ho. Hindi mo pinansin yung police officer. Okay lang yun. Waiver on the part. O, nakiupo pa, nakinood pa sa'yo. Waiver na yun, ibig sabihin yung naalaw mo. So meaning, dito, sa first sentence natin, that it should be against the will of the owner, kailangan kukunin mo yung part niya kung allowed ba pumasok or hindi. Kasi pag winaiver niya, pwede kasing i-waive yun. Pag winaiver niya, walang violation of domicile. However, yung board exam nyo yun, nanganak na naman yun. Police officer Cardo after entering. Ayun na, diba, inano niya lang, hindi niya pinansin ni Rafael. Ngayon, si Cardo naman, nag-start na mag-search ng mga documents doon. Anything. Is there a violation of domicile? Yes, now. Why? Because searching papers and effects does not require the will of the owner there. So, papasok ka doon sa paragraph 2. May violation of domicile pag gano'n yung ginawa. Okay? Naintindihan ba ba? Naku, ingat kayo, ha? Oh, tapos sabi ni Rafael, oh, bakit mo sinesearch? Ayun na. There is another violation of domicile. Although your first entry was winaved ni Rafael, but your search of the documents or any other papers or anything there will constitute violation of domicile kung ayaw ni Rafael. Also to his consent. Oh. Yung pangatlo, ito yung pangatlo nyo. Ito naman, yung mga ginagawa ng pulis na napaparod nyo, yung bawal gawin yung nagkukulay itim na damit, tapos may mga microphone pa. Yung kunwari surveillance po, pasok sa bahay. So ano-ano kinakalkan, naka-flashlight. Ngayon, oh, pinasok, ganun din yung scenario. Oh, police officer Ricardo, surreptitiously enter the house of Rapper. Hindi napansin ni Rapper na nandun na yung police. Hindi napansin. Ando pala sa second floor nila Rapper habang nanonood siya TV. Oh. Is there violation of domicile? The answer is no pa. Wala pa. If Rapper caught the police officer, tapos sabi, oh, magkagulatan sila, oh, police, may police. Ah, guwe, but galiga, parang Spider-Man, nakala ko Spider-Man nakaka-second floor. Yung pinapalis niya dapat, pag umayaw yung police officer, sabi niya, ano, pinapalis mo ako, nakapasok ako, papalisin mo pa ako. Doon, magkakakaso yung police officer ng violation of domicile. Okay? Refuse to leave so. Pero wala ng kaso. Ito, tandaan niyo ito, makinig yung mingi. Kung sumunod naman si police, ay, sorry, hindi ko naman sinasadya, nakapasok na pala ako rito. Alis na ako, ha? O, yun. Hindi naman nag-refuse. Wala rin violation of domicile. Nagigets ba? However, papasok ko naman sa paragraph 1 pa rin. Kinikimigi, ha?
nag-aanuhan tong paragraph A, against the will of the owner pa rin yun. Even though you did not refuse to leave the premises. Sabi ko, sige na po, alis na ako. That is against the will of the owner. Papalik ka ng paragraph 1. Eh kung nagsisearch ka pa ng mga ano, ng mga documents, papasok ka rin ng paragraph 2. Understood? Nagigets ba yung tatlo? Nako, delikado yung your board exam. Sabi ko sa inyo, yung scenario. There was someone watching a TV. May pumasok na police officer. Ganun na yung tatanong sa inyo. May pumasok na bilang police officer. Hindi mo pinansin. Okay sa paragraph 1 yun. Kasi hindi sa will ng owner. Winave niya yung part niya. Pero kung yung police officer na nag-search na ng any contents tapos ayaw na ng owner, liable ka for paragraph 2. Okay? Nagigets ba? And if the police officer surreptitiously entered or umakyat doon sa second floor, nakita mo, pinaalis mo, nag-refuse, violation of domicile under paragraph 3. Kung hindi naman nag-refuse, umalis din, balik ka ng paragraph 1. Against your will pa rin yan eh. There is still a violation of domicile. O walang kawala, ibig sabihin lang, bahol pumasok talaga yung police officer basta-basta in any domicile. Okay? Tandaan niyo yung scenario na yun. Limang question yun. Now, question is, could the private individual commit violation of domicile? Ayun, papalitan yung character doon ni Cardo. Bilang gagawin, what if Cardo is a private individual? Oh, what is the crime committed? Oh, thin hairline niya is trespass to dwelling. Trespass to dwelling. Oh, walang crime na trespassing for your information ha. Trespass to dwelling. Trespass to dwelling. Okay. Now, trespass to dwelling, of course. Okay. Oh, any crime to private individual. Okay. What if naman, could a public officer commit trespass to dwelling naman? Yes. If a public officer is acting in their public, ay private capacity. Okay. Oh, pwede rin naman eh. He's not acting under his clothing. Walang problema. So, eto pa, may panliman tanong yun. Kasi niloloko kayo nito rin ka po. What if the police officer was arresting a person who entered the house of Rapper? Pumasok doon sa bahay ni Rapper. No. Tuloy-tuloy, doon sila nag-arresto sa bahay. Could now the police officer be charged for violation of domicile? The answer is no. Why? The police officer is performing his duty. Wala rin trespass to dwelling doon. Kasi you're wanted to to arrest a person there. Okay? Oh, now, gagawin naman. What if Cardo is a private individual? Then he was evading a assault from him. Ibig sabihin, tumakbo siya, tumakbo sa bahay ni Rapper. Kasi inaabol siya ng saksak. Could the private individual Cardo be charged for trespass to dwelling? The answer is also no. No now. Why? If you're suiting for protection against an assault, there is no trespass to dwelling. Ah, oh, makikita nyo doon sa third paragraph, I think second or third paragraph ng trespass to dwelling. Second paragraph yata. That's an exemption. Okay? Now, clear, 1 to 8. May tanong. Malito kayo dyan sa tatlo, ha? Magkakaiba yun, ha? Entering the house, entering the dwelling against the will of the owner, consent, also on papers, houses, papers, and effects. Diyan pa ba ako? Wala yata. Wala yung recordings ko yata kanina. Sayang. Ito pa rin topic. Oh, anyways, sa parang, yung tatlong ways ng committing violation of domicile, basic lang naman eh. Unahin nyo. Against the will of the owner, pumasok ka sa dwelling, sa domicile. Pangalawa, nag-search ka ng papers or other effects. Pangatlo, surreptitiously entered, then refused to leave the premises. Yung una, again, pumasok ka sa bahay, ayaw ng owner. Pwede siyang domicile automatically. Titirahin lang kayo doon kung nag-waiver. Kasi a waiver could be done expressly and impliedly. O, pag may waiver, hindi walang bayan siyang domicile. Eh, inalok mo pa ng kape yung police officer. Hindi walang
walang ano, violation domicile. Yung pangalawa, iba na 'yon. Talagang kailangan pumasok ng bahay. Kung nakapasok ka naman na, winaid ng tao 'yon, pinagkape ka. Nag-search ka kung ano, tinignan mo 'yung mga documents doon. Another violation 'yan. That's a different act under 129. Iba ay 128. That's another act of violation of domicile. You search eh, without the consent also of the owner, iba na yon. Ibang part na yung pagsasearch naman. Iba yung pagpasok sa bahay, iba yung pagsasearch. Yung pangatlo, surreptitiously entered. O hindi alam na may-ari. Pumasok sa bahay, nahuli ka. Nag-refuse ka na umalis sa bahay. Violation of domicile. Eh kung umalis ka pa rin, against the will of the owner, babalik ka pa rin ang paragraph 1. Ganun pa rin yun. Violation of domicile. Okay? Question pa. Okay. So, there is a special aggravating there. If you will take a look, specify dyan, night time. Tsaka, the officer who do the search did not return those said papers and other effects. Ayun lang naman, that's ano, aggravating. Tatas nila yung penalty. Okay? Okay na. Next one. Let's go here. Search warrants maliciously obtained. We are now in 129. Search warrant maliciously obtained and abused in the service of those legally obtained. Oh, there are two crime listed here. First is search warrant maliciously obtained. Ibig sabihin, minagic yung search warrant. Secondly, the search is valid. However, there is an abuse of authority. Okay? O dalawa. Yung isa, ano ba yan? Yung isa, yung first search warrant maliciously obtained, minagic. Yung isa naman, may search warrant nga, validly obtained. Problema, inabuso naman. To set an example, para maintindihan nyo. As public officer din, wala problema. Oh, kasi may mga ganitong istorya. Minsan, oh, ito nga, ano bang araw yun? Tuesday. May classmate ako, nag-execute ng SW. SW tawag natin para madali. SW. Pucha, ano, kasi may nireport sa kanila, may nagbaoy daw na nagbabaril. Siyempre, kuha siyang deponent niya, witness niya. Apply sila ng search warrant sa court. Oh, na-apply niya. Ang nakalagay search warrant, general. General meaning ano? Yung buong bahay pwedeng i-search. Uy, tandaan niyo to. Ang search warrant kailangan. Malalaman nyo ito pag nag-police kay Lalo, especially magamit yan. Ang search warrant, one of the character of search warrant, it should be specific in particular. Referring to the place where the supposed firearm should be found. Kung nalagay sa kwarto, dun dapat, ano yan, automatically yan. Specific yung place. Hindi pwedeng general na gagawin mo. Buong, bawal yun. Bawal ang general search warrant. That's not allowed. Specific lalo yung baril. Dapat determine kung ano yun. Yung classmate ko nag-execute, ganun yung warrant niya. So from that scenario, para tingnan niyo. Maybe the warrant was obtained maliciously. Okay, I'm not said, ano ah. I will give a proper scenario now. Kunwari, si Rapper, police officer na. Tang ito si Lutap eh, civilian to, nagbabaril-baril, siga-sigado. Dalawa pa yung baril niya. Tanggap na ako ng warrant to. Kailangan ako naman si judge. Oh, nilagay doon sa warrant, ano? Minagic, sabi niya, oh, halika nga rito, trans. Ikaw mag-witness. Kunwari, nakita mo si Lutap, may barita. Sabi mo, ganito yung description. Ayun. They apply the warrant maliciously. Bawal din yun. Si judge minsan kasi, alam niya, nangyayari yan. Minsan kasi, si judge kakilala rin, so, minsan nagbibigay ng warrant. Eh, lalo kung ano kanya na, suki kanya na. O judge, ito, ano, red label. Okay, yun naman search warrant ulit. Oh, eh, maliciously obtained. Meaning, although you have a warrant, however, that will tantamount also to a search without a warrant. Kasi your warrant is void. It's defective. Tandaan nyo yun, aralan natin yun dun sa 127, rule 127. Sa crime pro nyo. What is the characteristic of a search warrant? Specific yan. Ayun, yung classmate ko, tanga na, ang problema nga lang, yung in-execute search warrant, putya, yung mga baril, suppose, na, by instinct, nandun sa bolt, tanga na, paano niya kukunin yun? Ang laki ng bolt, kasi laki ng ATM machine.
tawag siya. Sabi ko, ang ina badge. Tinanong ko muna, hindi ko na tinanong yung search warrant ko paano na-obtain, syempre. We have the presumption na lahat ng ginagawa ng police officer is legal. That is a disputable presumption nga lang. Pero the justice is tilting to the public officer, of course. They are presumed to regularly perform their duty. That's a presumption. Sabi natin, hindi ka naman pagka-problema. Paano mo kukunin yun? Hindi naman specified sa warrant yun na yung kunin mo yung bolt. Wala sa warrant. Pag kinuha mo yun, that will also tantamount to... Ito. O, paano pag ginawa mo yun? Kunwari, ikaw yung lutap, ikaw yung police officer, wala kang ibang way. Kinuha mo yung, ano, yung mismong bolt. Ano yung kakaso sa'yo? What do you think? Eto bang search warrant maliciously obtained? Ayun. Babalik ka dun sa isa. Ano yung ano mo? Eh, may search warrant ka naman. Legal ka naman eh. Ayun. Abuse in the service of those legally obtained. Ah, okay naman eh. Kung legal naman yung warrant nyo, may second provision dyan. Abuse in the service. Ayun yung makikita nyo tayo ng ma-action. Kunwari, bukas naman yung pinto, sinisipa pa. Hindi. Yung mga ginagawa din. Tawa ko, ikwenta ko yung sadyante ko, isikit sila ang SW. Puta. Sige, ansipa na lang sa pintuan eh. Maganda yung pintuan nila. Parang nara yung inexikita ng search warrant. Drugs eh. Mayaman yung may-ari. Puta, sipa sila, sipa. Puta, bukas pala. Hindi na lang dito. Ayun, mahirap, puro action. Oh, that will tantamount kasi, oh, even though you have a search warrant, validly obtained, if you abuse in the service, that is also tantamount to, a search that is void. Parang yung warrant mo na sila. Kung na rin, nakalagay lang dun, kunin yung ano, suspected shabu with the weight of, sabi natin, 1 kilo. Ay, nakalagay to, 1 kilo daw shabu. Ngayon, pinagkukuha mo, pati yung TV, yung 2 million pesos doon. Yung sasakyan, kinuha mo, souvenir ko na to. Sasakyan, ganda, Montero, kunin ko to. Tapos yung big bike, kinuha mo rin. Hindi na. Bawal yun. Mas nasibisik. However, minsan ginagawa nilang diskarte yan eh. Hindi ilagay mo yung drugs doon sa may sasakyan. Aba, ginagamit pa transport yung ano, something okay to, akin to. Oh, may big bike ka na bigla, 700cc. Oh, si. Oh. Ang dami yung pera, kunin mo. Sabi, ito, nagbebentahan sila eh. Sometimes yung ginagawa nila eh. Pero, tandaan nyo ah, pag hindi nakalagay sa warrant, hindi mo kukunin. However, may exemption. Kung may plain view, pwede naman eh. Kung nakita mo, yung nakalagay na sa warrant mo, specific, 1 kilo of sugar. Yung kinilo mo, kinuha mo 1 kilo lang talaga, literal, masunurin ka eh. Tanga-tanga ka eh. Sunurin mo 1 kilo. And dami doon, isang warehouse pala yun. Ayaw mo kunin lahat. Yung nakalagay po sa warrant, ano lang eh. Ang 1 kilo lang po eh. No, that will be plain view. Pwede mo kunin pa rin. It's an incriminating object. Oh, see? So, in 129 nyo, it's either the warrant is maliciously obtained, which is also tantamount to a warrant which is void. Then, a warrant which is validly obtained, however, nag-abuse ng authority. That is also tantamount to a search done without a warrant. Okay? Nagigets ba? Question, 129. Wala? Wala. Mabag mga genius, ha? Okay. Next one. Ay! Nakalimutan natin. Could this one be committed by a private individual? Pwede ka ba mag-search as private individual? The answer is no, of course. Hindi pwede. Ano yung gano'n sa'yo? Pag nag-execute ka warrant, para katang ako na may warrant ka. O, itef yun. Pag kinuha mo yung mga gamit dun, masuhang ka. Ay, hindi pwede. O, hindi yun ako commit yan. Hindi ka lang pwede mag-apply search warrant as a private individual. Yes, not allowed. Okay. Well, let's go to 130. Article 130. Ito, maganda to. Searching domicile without witnesses. Ito yung madalas. Ako, nakakatawa tong crime na to. Searching domicile without a witness. In this crime, we suppose that the crime here is that the police officer has a warrant, has a valid also. They have a valid search warrant. May SW silang valid. Nakapag-apply na maganda. Okay. The problem here is in executing a warrant. May rules to be followed. Kailangan, oh, ito, makinig kay Miggy, ha? Naku. Ano to? Fertile din to. Lagi kinukuha na ng pantanong to sa inyo. Oh. Ang rule dito, kailangan syempre, pag mag-search ka, kailangan may witness ka. Or witnesses. That's number one rule. Sino ba pwede mag-search kayo sa bahay?
pwede ka mag-search dyan. Of course, di mo na kailangan ng 2 witnesses. Makinig kami kaya. Di mo kailangan ng 2 witnesses kung nandun yung lawful owner. O duwari, luta pa, police officer. Executed a search warrant to the house of Ferrer. In, allegedly that Ferrer has a firearm. Ayan, the caliber 45, Smith & Wesson. Color black. O ganyan. Execute niya yung warrant. Now, problema, si Ferrer yung mayaman. Yaya niya lang yun nandun. Would you execute the warrant? Ay, wala po si mami. Nagano po na malengke. Tapos, tangina, no, yung yaya na sa bahay, di na malengke. Baliktad, no, yung may-ari yung na malengke. Oh, na malengke po eh. Baka ano pa po, baka 1 week pa po bumalik. Ibig sabihin, numanis talaga, sinadya niya lutap. Ikaw, execute may warrant. Ang ina nakalagay dito, lawful owner. Naku, yari ako. Binasa ko yung 130 eh. Kailangan bago ko ma-execute to, dapat dito yung lawful owner. Is the yaya a lawful owner? Hmm. Yes! Walang problema dyan. Ibig sabihin dyan, is a lawful occupant also. Kasama yung lawful occupant lang, kahit hardinero nyo yan. Ah, labandera nyo dyan, yaya nyo. Pwede mo na-execute yun. Kasi nakatira sila sa bahay na yun. Wala problema. O, oh, huwag matatakot mag-execute ng warrant later pagkado. Sa dami ko yung estudyante, ako, takot na takot mag-execute yan. Automatically, ganito ginagawa nila. Kasi you were required to witness pag wala yung mga lawful occupant. Automatic, ganito ginagawa nila. Sinasama nila yung mga barangay tagay. Mga barangay tanod ba? O, oh, bibigyan ko yung jean. Sama kayo sa akin dito. Kasi may warrant ako, execute ako. O, oh, tara, sama kayo. Sinasama na nila yung 2 witness nila. Residing, tanda na, residing in the same community. Kailangan doon din nakatira. O yun, pag wala yung lawful owner, lawful occupant, okay lang. Basta meron doon 2 tao na kasama mo. O ngayon, si Lutap, sinama niya yung 2 barangay tagay niya doon. Eh, dito, bigyan ko mamaya pa jean nyo. Sama kayong warat dito. O. Eh, ang kasama rin ni Lutap, si Police Officer Raffer. O Raffer, tara na. Nakalagay sa warrant, ito was included there in, ano, in sa bahay ni Ferrer, doon sa certain, gawin natin specific. Yung barrel daw could be found on the bolt. Lagyan na natin. The bolt is 6 feet high. 3 meters width. Oh, ayun, sabi niya. Of course, baliktad ha. 3 meters width. Palapad pala yung bolt. Oh. Nakahiga. Mm. Ngayon, tayo na, buddy. Ito yung dalawa yung nakalagay na ano eh. Dalawa yung kwartong isi-search natin. No? Tagisa man na tayong barangay tagay natin ha. Itong tanod, sa ito, body mo itong isang tanod. Ako, badihan ko isang tanod. Doon kami sa kabilang kwarto. Diyan ka naman sa kabilang kwarto. Baka nandiyan yung bolt. Okay. Now, sinerge nila. Oh. Nakita ni, si Raffer ang nakita. Body, jackpot, nandito. Nakita ko nandito yung bolt na sa warrant natin dito sa isang kwarto. Now, question is there a violation of this Article 130? Searching domicile without witnesses? Raffer, do you think? Okay naman, may witnesses naman ah. Sama naman, hinati lang nila. Now, tandaan nyo to, makinikimigi ah. Yes, there is a violation of Article 130. Why? That supposed to witness must come with you hand to hand. Kasama mo habang nagsisearch ka. Bawal yung hatiin yun. Dapat kasama. Kung nagsisearch ka, nandun yung 2 witness yun. What's there? Why? Kasi nag-issue doon ng receipt eh. Kaya papakita doon na pinasok yung bahay. Okay? O ganun yun. Okay. Now, most of the time din, medyo nagkakamali rin sa execution ng search warrant. What if this is the scenario? Lutap, entered. May search warrant siya. Entered the house of Ferrer. Sabi natin, house five, number 576. House number 576. Subdivision. Eh, tana, pagpunta sa subdivision, di ba magkakamo kayo mga bahay? Isa yung design? O, napuntahan ni Lutap, kasi medyo labo si Lutap, nakita niya, 579. Labo siya, instead of 576, 579 pinasok niya. Ano pa ito sa search warrant? Ano ito? Nakalagay sa search warrant, 576. Kasong basa niya, 579. Pinasok niya yung bahay niya yun. 579. Okay. I'm executing the search warrant. Ito. Pinagsasabi niya doon. Oh. Now, question. May search warrant siya. Kasong nga lang iba yun na pasok niya bahay. Could Lutap be charged for a crime? Yes, that will tantamount to violation of domicile. O hindi na rito sa mga searching domicile without witnesses nyo.
tantamot na yun kasi parang wala ka rin search nun. Wala ka talaga search warrant doon sa bahay na yun. Literally. Although you're equipped with search warrant, that is specific for 57, for the house of 576, not 579. Okay. Now, question is another one. Ganito yung pwede tinatanong. Adjacent room. Kunwari nakalagay, parang mga apartments. Oh, na rooms. Room 202. Pwede mo bang i-search yung room 203 rin? No. Adjacent rooms are not subject for search warrant. O yun ha, tandaan nyo, kung ano yung specific na nilagay ng search warrant, yun lang. Wala na yung mga adjacent room. Okay? Gets ba? Question? Ako, walang tanong. Genius talaga. Wala question? Wala na. Walang tanong. Okay, let's go to the next article. Prohibition, interruption, dissolution of peaceful meeting. This is a violation of your right to form union and to redress the government against grievances. Oh, yan. Ayun yung mga nagrarally nyo dyan. Right talaga yan. Hindi mo pwedeng i-prohibit yan. Hindi mo pwedeng i-dissolve basta-basta. Prohibition, dissolution of peaceful meeting. Hindi mo rin pwedeng i-interrupt. Legal kasi yan eh. Alam nyo, under our constitution, pwede ka talagang mag-rally. Kasi provided yan, may provided lahat ng lugar natin, may tiyatawag na Freedom Park. Doon ka pwede mag-rally. Pag walang Freedom Park yung lugar nyo, kahit saan ka pwede ka mag-rally. And that's why Menjola Art, doon, lagi diba, may Freedom Park kasi doon. Allowed yun, kahit anong pagsisigaw mo doon, wala dapat mag-prohibit sa'yo, mag-interrupt o mag-dissolve. Now, let's talk about first prohibition. Kasi ang mga rally na yan, ini-issuehan ng permit. Ina-apply din yan bago mag-rally sila. Apply. Ngayon, kung ikaw si Mayor Risco, Manila, rally ng rally. Hindi mo ini-issuehan yung isang grupo. Sabi natin, grupo ng mga riders. Ayaw sa doble plaka. Hindi mo ini-issuehan ng, ng permit. You could be charged for prohibition. O mayor siya. Bawal yun. Bawal. O. Another one, interrupt. Kung wari, inisyo mo na naman ng permit. Okay na, may permit na yung mga nagra-rally. Ang ginawa mo naman, in-interrupt mo. Oy, sandali lang. Mauna muna tong ano, yung isang grupo, wag muna kayo. Bawal din yun. May permit ka na ang binigay. Interruption. O, ito yung mostly nakikita nyo na ngayon, yung dissolution. Nakita nyo binubuga ng tubig. Pwede siya makita sa news yan, nagbubugahan ng tubig, bumbero, tsaka yung mga nagra-rally. Yung mga pulis, nakaharang, si CDM, formation. Hindi pwedeng i-dissolve din yung basta-basta. Bigla mong binuguhan, nagkakantahan lang yung mga grupo. Hindi pwede. So now, kailan lang pwedeng i-dissolve, sir? Pwede kailangan i-prohibit. Of course, if it is not peaceful anymore. Kaya nalagay dyan. Kailangan peaceful meeting. Eh, kung nagbabatuhan na yan, katulad nalala ko tuloy yung police yung isa, sinagasaan niya. Yung nagra-rally, nalala niya yan. Well, PO2 yung dati. Nalala niya yung nagra-rally, sinagasaan niya. Pero pinagtanggol pa yata nila. Oh, mali yun ah. Bawal yun. Maximum tolerance, of course. Di pwedeng patulan mo yung mga yun. Ayaw mo silang batuhin ka. Saluhin mo na lang. Normal yun. Pero, pag yung peaceful is not, the meeting is not peaceful anymore. Ayan, nagkaagulo na talaga. It's not peaceful meeting anymore. That's riot, mob. Allowed na na i-dissolve yung grupo na yun. Oh, that's it. Oh, dali lang eh. Dissolution, prohibition, peaceful meeting. Oh, sa mga nagrarali. Next one, ito. About your religion, yung paborito natin. Interruption of religious worship. Tsaka offending the religious feelings. Ito, kung binabasa yung libro ni Reyes, wala masyadong na-charge, pero usong-usong ko ito, titignan niya eh. Interruption of religious worship. Alam naman natin religious worship, di ba? We have discussed that one on your, ano, dedicated for religious worship. Makinig ka, Mege. Kunwari, Iglesia ni Ramos. Okay, baka sabihin nyo kasi titirahin ko yung religion nyo eh. Akin na lang. Oh, may religion ako gusto nyo umanib. Bahala kayo. Oh, Iglesia ni Ramos. Araw-araw daw nagiinom ka. Ayun yung number one rule natin pag mag-join ka. Pag di ka nagiinom, di ka pwede. Oh. Example, oh, yan. Iglesia ni Ramos. Oh. Ginaya ko yung sa Katoliko. Gusto ko rin may paprosesyon. Kailangan umiikot yan. Hindi lang araw na umiikot. Lahat ng tao umiikot. Eh. Yan, nagprosesyon. Ngayon, nagalit sila doon sa ginawa kong religion. Ito, si Lutap, di ba iglesia? Iglesia ba Lutap?
yung literal na Iglesia ni Cristo, hindi ba? Sabi natin si Padilla lang, INC. INC. Incomplete. Hindi, ano? Iglesia ni Cristo. INC. Sumigaw doon. Hoy, kayo mga Iglesia ni Ramos, kami ang totoong Iglesia. Dito kami. Kayo, mga kumakain kayo ng mga dugo. Kami, bawal kami sa dugo. Okay, sumigaw-sigaw doon. Now, si Padel was charged. Oo. Eh, syempre, in-interrupt mo yung position namin eh. Hindi mo pwedeng interrupt yun. Now, question, is that an interruption of religious worship? Ano si question now? Oo, dapat tandaan nyo lagi yung sinasabi natin. Pag religious worship, kailangan saan ginagawa yun? Doon sa religious place. Ano yung mga yun? Church? Ano pa? Church, mosque, chapel. Ikaw, nagsisermon si Father, sumasagot ka. O dari, may kinakasal. Kunwari si Padel, kinasal. Oh. Tapos sabi mo, mag-interrupt ka doon. Di ba, uso yung sa palabas yung ano. Itigil ang kasal. Sabi ko, si trans. Huwag nyo ituloy ang kasal ni Padel. Bakla yan si Padel, transgender yan. X-Men yan, galing yan Malaysia, Thailand. Doon nagpa-opera yan. Huwag nyo. Ayun, interruption literal talaga yun. Oh, isipin nyo. Yung mga pinapanood nyo palang movie, may kaso pala yung mga loko-loko na yun. Yes, kasal is interruption. O paano pa kung ganito? Si Lutap naman, Co-father, sumigaw doon, kakasal ka, hindi ka naman kinasal. Papayo ka pa dyan sa love life nila, wala kang love life, bakla ka. Interruption. O aside from that, kasuhan ka pa doon, may isa pang crime. Ito, tanda nyo, tinginanok yung tinerline eh. What is the other charge there? Oh, oral defamation. So here, mostly kasi, nakikita nyo naman eh, diba, nakikita niyo yung mga ginagawa ng mga religion dati, lalo nung buhay pa si Bro Eddie Soriano nyo. Diba, lagi nagde-debate yung mga yan. Litik maka, ano yan, makasabi sa ibang religion. Yan, mga Kristiyano, mga peke yung mga yan. Ano, sinusot, diba, ganun siya magsalita. Titignan nyo. O, oh, tas ginagawa niya sa ano. Bawal kasi mag-interrupt pag yung mga pastor nagsasalita, loko-loko ka naman. Mas magaling ka pa doon sa pare. Di sana ikaw na nagpare, dayo pa ka. Bawal sumagot doon. Ang sasabihin mo na lagi, amen. Tapos mag-aabot ka na ng pera. Tapos yung usapan, ganun lang yun. Bawal mag-interrupt. Of course, yung freedom of religion nyo, accorded naman sa lahat yan. Bahala kayo kung ano sinasamba nyo nga eh. Nasa sa inyo yan eh. Kung sambahin nyo yung puno dyan, bahala ka sa buhay mo. Paniniwala mo yan eh. At the end kasi, hindi naman natin matiligtas yung bawat isa. Bahala kayo dyan. Ayan. So in that scenario, kanina, balikan natin. Kasi hindi naman kinakantak doon sa religious place. O, intended for religious worship. The crime there now is will be offending the religious feeling. Sa'yo, oh, naka-open ka naman. Grabe ka naman sa aming mga iglesia ni Ramos. Di porket ano, INC ka, kumapiin mo kami. O, hindi pwedeng ganon. Kaya nga kanya-kanya paliwala yan eh. Kung ino-offend mo yan, lalo yung ginagawa lagi niya, no? Kaso magagaling yung mga, diba, napapunod yun dati si Bro Eli Soriano nyo? Diba sila kay Buloy, tinitira rin yung mga ibang religion? So, tignan nyo, ang gagaling nila. Mag-airy sila ng program nila nasa ibang bansa. Oh, pwede bang kasuhan under the principle of territoriality? See? Hindi mo makasuhan nasa ibang bansa eh. Kaya doon nila ina-airy mga ibang programa nila pag ganyan. Oh, bakit? Application ba ito ng Article 2? Hindi naman nilagay yung Title 2 ah. Sa Paragraph 5, Title 1 lang nakalagay doon. Oh, ang galing nila, diba? Yung application of territoriality nila, ina-apply nila. Magaling yung mga lawyer nila. Doon mo tirahin yan. Doon ka mag-area yung programa mo. Doon ka sa Singapore. Hindi ka aming dito. Oh, see? Oh, offending the religious feelings. There is a one case there na mababasa nyo lang kay Reyes. Nakakatuwa. May tao, nag-build siya ng CR sa harapan ng simbahan. Kinang-inang yan. Isipin nyo yun. Balasubas yung binayupak na yun. Gumawa ng CR sa tapat ng chapel. Siyempre, mga mo yun. Pag tumatay. Mangamoy talaga yung. Lalo kung di pa nilis yung CR, mangangamoy talaga. Ngayon, kinasuhan yung tao na yung nagawa ng CR ng offending the religious feelings. Is that an offending the religious feelings? No, the Supreme Court says no. It's not offending the religious feelings. It is unjust vexation. See? Unjust vexation lang. Kasi it's not referring to your feeling. Eh. Na-offend lang yung ilong mo, but not your religious feeling. Ano offend yung ilong mo. Oh, see? Unjust vexation yung kinasa doon. Okay na, clear na. Oh, tapos na. That's 1-3-0.
Oo, oh, dali lang pala. Basic lang eh. Okay na? Oh, any questions? Madali lang yan eh. Odds title to. We're done. Any questions? Minus 133. That's the end. Wala na? Dali lang. Wala tanong? Let's end this one. Oh, madali lang yung book to. Relax lang kayo. Pahirap ng pahirap yung pagpataas tayo ng pataas. Yung mga unang title, madadali pa eh. Okay. Oh, sige na. Let's have a meeting again tomorrow for yung title 3 nyo. Medyo masakit to. Medyo marami. If you will take a look. Nakita nyo na ba? Ah, kasi public order yan. Ang daming crimes against public order. Alarming scandal. Dami siya ba? So we will tackle tomorrow 1-3-4 up to holiday bukas, di ba? Oh, alam kong holiday ha. Pero we do the holiday studying. Tama? Huwag na kayong mag-ano. Holiday, holiday. Aral tayo. Ang dami nito eh. Hindi natin matapos ito pag nag-holiday kayo. Okay? Gets ba, hoy? Bukas tayo. Ngayon, alasin ko lang ulit. Okay? Wala tanong? Sir. Yes, sir. Sir. Wala na? Oh, sige, sir. Let us adjourn na. Oh, magbabato na lang ang Q&A ulit sa GC natin. Okay? God bless everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.